Hello, good afternoon, welcome back to my channel, and my channel, to my channel. Walang ibang channel, kundi yung aking channel. I'm back, I'm Kuya RC Narvar, at to ang inyong kuya na nagpapayo sa inyo palagi. Ayan, sa mga katulad yung kabataan, gusto ko lang share sa inyo nung naging pinagdaanan ng ngayon pagiging teenager, talagang napakalaking hamon. Marami yung kabataan talaga ngayon na parang nakikita ko yung joy ko sa kanila noon. Ang totoo kasi, kapag nasa panahon ka ng kasibulan o yung nagti-teenager ka na, maraming kinakaharap na hamon. Yung mga pagbabago sa sarili. Wait lang. Parang medyo ito ulit yung asap. Saglit lang po ah. Tingnan ko lang. Wala pala. Sige. Marami ng pagbabago sa sarili na nangyari. At ito yung stage na kung saan hirap na hirap talaga yung mga magulang natin sa atin. Nung ako noon talaga, hindi ako nakikinig sa mga magulang ko. Palaging sa barkada, gala, partial, picnic, pero kasiyahan noon. Pero ngayong mga 28 years old na ako, mausok. Tsaka nagpapausok po ako kasi ano eh, malamok dito sa farm pagkahapon. So yun. Nasa kasimulan pa ako noon. Wow! Parang matanda na tayo ngayon, no? Bilis na lumipas ang panahon. Yun. So gusto ko lang i-share sa inyo na sana hindi mahuli yung lahat. Kasi ako talaga, hindi ko naman sasabihin na huli yung lahat kasi naging matured naman ako kahit paano mag-isip ngayon. Inisip ko rin kung paano tumayo sa sarili kong paa. Pero sana hanggat nasa kabataan pa, ito yung panahon na mas gugulin nyo yung kalakasan nyo sa mas mahahalagang mga bagay. Kasi maraming kabataan ngayon yung sinamantala yung kasibulan na gamitin sa mga bagay na hindi magaganda. Yan, maaga pa lang na aksidente na o napahamak na kagad. Kaya nakakalungkot. Kaya bilang kuya nyo, kasi naman yung mga nanonood dito. Ang isa sa advice ko sa inyo, o sa may papayo ko sa inyo, na mahalin nyo yung mga magulang nyo, yung tate at nanay nyo, hanggat andyan sila, samantalahin nyo yung pagkakataon na pinapayuhan nila kayo, kahit minsan nakakainis, kasi diba, dinidisiplina tayo minsan ng mga magulang natin, pero kung titignan naman natin sila, parang hindi naman nila nadidisiplina yung sarili nila. Pero huwag yung negatibong mga bagay ang titignan natin sa kanila. Salit, tignan natin kung paano ba tayo makikinabang doon sa mga payo nila sa atin. Kasi ang edad na ang tao ngayon ay napakaikli na lang. 50, 60, 70 ang mga tao lumilipas sa buhay nila. Kaya ito yung pagkakataon na habang kasama natin yung mga magulang natin, pagkakataon ito para pahalagahan natin sila, para ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila, para ma-appreciate natin yung mga pagsisikap, mga sakripisyon na totoo. Talaga, ang laki na isinasakripisyon ng mga magulang natin sa atin. Iyak na. Oo. Pero yun yung katotohanan. Ang laki na isinasakripisyon ng mga magulang natin sa atin. Kaya yun yung tignan natin. Hindi yung mga kamalian nila. Hindi yung mga pagiging magagalitin nila. Hindi yung pagiging masungit nila. Tignan natin yung malaking sakripisyon nila. Na simula pagkasanggol, nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng mga magulang natin, talagang andyan na sila, na inaalagaan na tayo hanggang sa lumaki tayo ng ganito, inaalagaan pa rin nila tayo. Yun yung bagay na dapat natin tignan. Kasi kapag tinitignan natin yung mga bagay na isinakripisyon ng mga magulang natin sa atin, yun yung tutulong sa atin para tignan yung mga bagay na positibo nilang nagagawa, hindi yung mga negatibo nilang nagagawa. Kapag nakikita natin yung mga positibong bagay na nagagawa nila, yun yung tutulong naman sa atin ngayon na sundin sila kahit nagkakamali sila. Ayan. Kasi yung mga payo ng mga magulang natin na yan, hindi naman ngayon lang yan eh. Kapag wala na sila sa piling natin, mapapakinabangan pa rin natin yan. Kaya huwag yun akong tularin na naging pasaway. Hanggang ngayon natin pasaway na hindi din naman. May mga adjustment din naman hanggang may mga adjustment din naman na nangyari sa buhay ko ngayon dahil sa ito, dahil sa mga payo ng magulang ko yun. So lang, laki kayong mag-iingat, mga classmate, mga kapatid, mga kapuso at mga kapamilya.
lagi kayong mag-ingat, lalo ngayon napakahirap ng kalagayan natin. So, sana may natutuhan kayo sa scenario ko ngayon kasi wala akong magawa eh. Gusto ko lang bang magpayo or magbigay ng magandang information ngayon sa mga kabataan. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!